Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Nicole. Opo. Actually, narinig ko na itong reklamo ni Ma'am Nicole. Opo. Many months ago, nung nagkulap tayo, naikwento niya, sabi ko sa kanya, tulungan kita. Sabi niya, wag po muna, saka na. Ito na yung saka na. After several months, nakapag-isip siya, it's about time na ireklamo na niya. Sige, pakikwento, Miss Nicole. Kagaya po ng sinabi niyo po, binigyan ko po kasi siya ng maraming time para po, ano, mabigyan po siya ng time para po makapagbayad po. E kaso po, parang pinapaulit-ulit na lang po niya yung promise po niya na asikasuhin daw po, ipapaka-accounting, ganun-ganun daw po. Hanggang sa nanghingi na po ako last time ng ano ng computation po niya na alam niya po na alam niya po sa sarili niya kung magkano po yung pera ko sa kanya, pero parang ending po parang ako pa po yung magbabayad sa kanya. Ito po ay si Elizabeth Elise Estrada. Opo. Okay, siya po ay manager ninyo. Wala po kaming kontrata po. Okay. Ano po siya sa iyo noon? Kaibigan po, tapos nagpatulong po ako sa kanya na rumakit po during po ng pandemic po kasi walang-wala na po akong trabaho nun bago po ako pumunta po kay Tony Talks ma-interview po. Sa kanya po akong lumapit, tapos actually madami po silang nilapitan ko. Sinabi ko po na sa mga naging kakilala ko po sa industriya po, sinabi ko po na tulungan niyo po ako magkatrabaho kahit katanyo na lang po ako, ganyan-ganyan. Hanggang siya po yung naging magkaibigan po kami. Tapos may mga trabaho pong lumapit sa amin. Marami hong dokumento dito na ipresenta si Miss Nicole na kung saan siya po ay sinalang nitong si Elizabeth Elise Estrada na nagpapanggap na manager although walang kontrata. So sabi na po natin na nirepresent kanya po sa mga produkto na ini-endorse nyo noon at nabayaran po siya. Na yung bayad sana ay mapunta dito sa talent niya kay Miss Nicole at pwede siyang kumuha ng kanyang porsyento itong si Elizabeth. However, sinarili niya lahat ng pera, tama? Wala na punta sa inyo? Wala po. Tapos sabi niya example po, itong Detoxylite, binayaran ka. Anong ginawa niyo po dito sa Detoxylite? Ano po, naging endorser po nila ako ng nung product po nila. Tapos nung unang araw daw po pala ng photoshoot namin, nagkaliwaan na po sila. Sabi niya po, alam ko daw po, pero sa akin po hindi ko po talaga alam. Dahil okay. Kung alam ko po yun, syempre kukunin ko na po yun sa parte ko kasi pagod na pagod po ako nung araw na yun eh. Pero hindi niya po sinabi sa akin na bayad na po pala. Nung unang araw pa lang, nag-advance na agad ng 100 muna ang Detoxylite. And then, later on, binigay yung 200. Tapos, nung nag-live po kami, ilang buwan po nakalipas, nag-live po ako dun sa page po nung brand na po na yan, na nung time na yon. Tapos, nakita po nung kasamahan ko, yung pinapirmahan po sa akin, may cheque daw po. Tapos, hindi ko po din alam na bayad na po din pala sa kanya. Tapos, pina-terminate niya po ako dyan. Kaya daw po, ang dapat makukuha ko lang daw po is 200,000. Dahil nagbanggit daw po ako ng ka-freshness ni Sir Wilbert po. Okay. In short, nabayaran po kayo ng 300 nitong produkto. 200 daw po, nasa na kay Miss Elise po. Magkano po naibigay sa inyo? 200 po yung na kay Miss Elise, sa akin po wala po. Ah, so hindi po 300? 300 po yung kontrata. Pero ang naibigay nitong produkto ay 200. Opo. At lahat yun napunta dito kay Elizabeth. Opo. Elise, tada. Wala napunta sa inyo ni Singkunduling. Wala po. Napakarami pa po. Sunod-sunod. Ang dami mga produkto rito na malalaking halaga to. At ito'y umaabot ng milyon, ano po? Opo. Kung susumahin po ito, milyon po ito. Wala akong napunta sa inyo kahit na 5. 66,000 po, yun sa may Honda po. Kasi po, ako na po yung kumontak sa kanila ng balance po nila. Pero kasi po tapos ko na po yung trabaho ko po dun eh. Paano po siya nakilala, ma'am? Naging kaibigan ko po siya sa Wawawin po. Tiwala po ko sa kanya. Nagtiwala ka sa kanya? Dahil kasamahan niyo po siya? Naging kasamahan ko po siya doon. Tapos naging kaibigan ko na rin po. Talagang mama nga po yung turing ko sa kanya. Siyempre po, nahiya na rin po ako kung sobra-sobra na rin po yung taon na palagi akong walang pera, ganyan. Kahit marami po akong trabaho nun dati. Wala po akong pera. Ikaw ho ba ang lumapit sa kanya para sabihin, Elizabeth, kailangan ko ng tulong mo, gusto kong ipakilala mo ako sa mga produkto na pwede ko endorse, o siya ang lumapit sa iyo nagsabing tulungan kita? Ako po, sinabi ko po sa kanya na baka po meron kayong mga racket dyan, cut ka na lang po sa akin kasi walang-wala po nung pandemic po. Ikaw po ang lumapit sa kanya para sabihin,
tulungan mo ako, baka meron kang kakilala mga produkto dyan na pwede ko endorse. Opo, marami po kami nun, sir. Pang racket. Opo, marami po silang tinanungan ko. Isa po siya sa nagbigay. Sa pagkakalam niyo po ba, siya po ay manager ng iba pang mga talent? O kayo lang pong bukod tanging kanyang talent? Dati daw po, sa Belo daw po siya. Sa Belo daw siya tatrabaho? Opo. Na-verify niyo po yon? Sabi po niya. At dahil po doon sa mga name dropping niya, kayo po ay nagtiwala? Opo, dahil kaibigan din po siya nung ko dati. Gaano katagal po itong mga 300,000, 50, 50, 150, 40, 50, 60, 250, 50, 300? Ang dami po. Ilang buwan po ito? Magdadalawang taon na po kasi ano po yan eh. Yung may March 2021 po, ganyan. At meron pa mga collab. Meron pa dito, TV5. Opo. Singaling, TV5 guestings, 20,000. Opo, pero sa akin po dumediretso yun. Tsaka ako po yung may kakilala dun. Gusto niya pong bawiin sa akin yung pera. At teka muna. Nasa akin na po. Good. So nag-guest ka rito sa TV5 sa Singaling. Binigyan ka 20,000. Gusto niyang kunin sa'yo? Opo, kailangan daw po. May 30% po siya sa lahat ng pinagtrabahoan ko daw po. Well, kung tutusin, dapat meron din siyang bilang manager kasi siyang kumontak. Eh, meron hindi dapat po, percentage. May contact din po ako dun. Gusto niya ikaw ang kusa? Opo, gusto niya lang din daw po dumaan sa kanya. Tapos ending po, hindi ko po akalain na pati po pala yun sa mga TV ko, meron siya. Tama lang, dumidiretso ka na sa mga gusto niyong ma-endorse at mga kumpanya na pag-interviewan ka. Dahil meron ka ng bad experience, hindi kanya binabayaran. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Bernardo. Hey sir, magandang hapon po, Idol. Magandang hapon po, Senator. Wala po sa bahay niya itong si Elizabeth Estrada? Wala daw po. Kausap ko po yung batang maliit, tsaka yung kapatid niya na kaalis lang daw. Saan daw po pumunta? Baka daw sa kabilang tindahan. Tinatanong ko lang yung tindahan. Hindi naman po maipuro. Pakibilin lang po na mensahe na tinatawagan po namin siya para makuha po yung kanyang side tungkol po sa reklamo ni Miss Nicole Herlin Budol, sir. Sige po, i-advise po namin doon sa kapatid. Salamat po, sir. Ang dami pa rito ng mga amount na kung saan, ano po to, mga interview, endorsement din. Meron pa dito yung TikTok, calendar, Pure Gold, Jollibee. Ayun po yung ano, yung director po tinanong ko kung may habol po daw po ba yung siya. Sabi niya, kung wala naman kayong kontrato, wala kasi direct ka sa amin eh. Sabi niya po sa akin, yung director po mismo. Nasa akin na po yung pera niyaan. Good. So ibig sabihin, itong mga perang ito, yung kasasabi ko lang, Globe, Mega, Sardines, Urban Generation. Ikaw ang nag-effort na kontakin to. Opo, para po mapatunayan ko, tinapos ko po yung trabaho ko sa kanila. Good. So wala siyang pinut up na effort dito? Opo, yung mga deposit slip po na binayaran po siya, nandyan po, nasa screenshot po. Okay. Nakakonta ko din po yung mga Luxwax, yung Honda, yung So ngayon gusto niyang Tomas. Naniningil siya? Siya pa ngayon may gano'ng maningil? Ito po yung computation po niya, yan po. Ikaw pa ngayon may utang sa kanya? Opo, yung pagpatira daw po sa kanila, tsaka yung paghatid sundo niya po sa akin. 1,000 per day daw po for 8 months. Eh natural ang hatid sundo kanya dahil manager siya, talent kanya. Aalagaan kanya, kasama yun sa usapan dapat. Sinisingil niya po ako dyan. Tsaka po yung driving lesson po. Tinuruan kanya mag-drive? Yung kapatid niya pong pulis, tinuruan po ako. At sino yung nagsabing turuan ako siya? Sinabay niya lang po ako doon sa anak niya po. So naniningil siya ngayon pati sa driving lesson. Opo. Pati yung pag-atid sundo, pag-drive. Opo, tsaka po yung pagtira po ako po doon sa kanila ng 1 to 2 months daw po. At kapag hindi po kayo nagbayad, ano pong sabi niya? Pag hindi kayo wala naman po, pero parang ako po yung may utang sa kanya po. Ayun po yung mga ginawa ko pong tarbaho. Okay, meron ka pang sugat dito. Ano po ito, may sugat kayo dito? Hindi, wax po yan sa kilikili po. Wax po. Okay, wax sa kilikili. Oh, ang dami niyo pong endorsement dito. Oh, may mga sasakyan pa. Oo po, kaya akala po ng iba, madami po akong pera nung time na po niyan. Oo, ang dami. At saka ang gaganda ng mga produkto. In fact, maliit pa nga itong mga binibigay sa yung endorsement fee. Hindi ko po kasi alam. Binarat po kayo rito. Tulad ito, malalaking sasakyan, malalaking kumpanya. Hindi dapat ganito yung halaga na ibibigay sa inyo. Kung kisya rito, sabihin ko, siya rin milyon.
O, diba, pag ito, ay minanager kita, milyon ang makukuha mo rito. Tapos, binayad lang sa'yo, 100,000. Yung iba po, 50, ganun po. Pero wala pa rin po ako nakukuha. Tapos, ginaskas yung mukha mo sa mga billboard, sa mga Facebook account nila. Nalugi ka nga rito, pero wala ka natanggap ni Sing Kunduling. Wala po. May billboard ka pa. Sa anong po yan? Marami sa Recto po, sa Laguna. Yung Orokan JNT. Po. Orokan po. Oh, commercial ko to rito. Magkano binayad sa'yo nito, itong sa Recto na billboard? Ayan po parang ano yun, 200,000 po yan. Isang buwan? Dalawang taon po yun. 200,000, dalawang taon. Itong nasa truck, meron pang truck na sexy ka rito. So, yan din po yun. Pareho lang? Opo. Ginasgas talaga yung picture mo. Okay, at wala ko kayo nakuha? Wala po talaga. Napunta doon kay ano? Opo. Elizabeth Elise. Attorney Garrett Tungol, magandang hapon, yes, sa iyo, Attorney Garrett. Magandang hapon po, Senator. Andito si Nicole Herlin. Inireklamo niya yung kanyang supposed to be dating manager. Wala silang kontrata. Yung bang lumapit siya at sabi niya, tulungan mo ako, baka meron kang kakilala dyan para sa mga racket-racket dahil pandemic, kailangan niya na extra income. So sinabi nitong si Elizabeth, sige, why not? Ngayon, pinakilala siya sa mga produkto at siya ay nag-endorse, nagamit yung kanyang pangalan, yung kanyang muka, everything. Pero yung mga bayad, napunta lahat doon sa kay Elizabeth, sinasabing manager. Wala ni Sing Kunduling ang napunta sa kanya. Ang masaklap nito, si Elizabeth naniningil pa. Kasi raw, babayaran dapat daw ng talent na si Nicole yung mga pagdadrive sa kanya, tinuruan niya mag-drive ito, yung mga pagkain, hatid sundo, etc. Dito po sa mga ganitong situations na ang manager ay nagtatakbo na pera ng talent, it can result into two crimes, Senator Rafi. The first is always qualified theft. Dahil as a manager, you are in a position of confidence. At kung ginamit mo yung position of confidence na yun para makapag-nakaw ng pera doon sa inyong talent, that is qualified theft. Second, Senator, is kapag ganito, sa contract pa lang nagloloko na, meron po tayong estafa. Or in short, niloloko niya yung tao para mag-abot ng pera sa kanya. So, the manager might be committing estafa against the corporations and qualified theft against the talent. May konting problema, Attorney Garrett. Yes, sir. Walang kontrata. Yung physical po na copy ng kontrata, it might not be present, but because in-undertake na po nila yung mga obligasyon doon sa kanilang kasunduan, hindi na po totally necessary na i-produce natin yung contract itself. In short, it might actually be beneficial for us na wala pong contract. Kasi hindi niya po mare-raise yung defense na pumayag yung talent sa ganitong arrangement. What would happen, Sir Rafi, is meron tayong tinatawag ditong agency, no? Contract of agency, na itong manager ay nag-act lamang bilang isang ahente ng talent para makakuha po ng endorsement. Dahil doon, magiging liable po siya sa kanyang pagloloko with or without the physical copy of the contract. So, at pwede siguro natin puntahan itong mga kumpanya na in-endorse ni Miss Nicole Herlin para magpatunay na yung pera talagang diretso ibinigay dito kay Elizabeth, at si Elizabeth naman hindi binigay kay Nicole Herlin, ni Sing Kunduling, walang ibinigay. Yes, sir. And I would wager na yung mga contracts na to, meron yung company and yung manager. The only thing is siguro hindi pinakita dito kay Miss Herlin yung mga contracts na yun. Okay. And I'm sure pag na-request niyo, Senator, mas mabilis pa sa mabilis ilalabas po nila yung contract. Tama ka dyan, Attorney Garrett, kasi ito mga kumpanya na in-endorse ni Herlin, ito yung mga reputable companies. So, ibig sabihin may mga pangalan. At syempre, magkukupre ito kasi ayaw nila masira. Alang-alang lamang kay Elizabeth, hindi sila papayag na masira ang kanilang pangalan. Tama ka dyan. So, kukontakin ng office natin ito mga kumpanya para mag-produce ng contract kung meron pa, o dili kaya maging testigo lang kung wala na yung contract na wala na, magtitisigo na, yes, naging ano namin yan, talent si Nicole at nagbayad kami ng certain amount, etc. Di ba? Yes, sir. Sakto po. Ganun po yung the best approach na gawin natin. Sila po ay sapat ng testigo para po at least probable cause meron na. And sa laki po ng perang nakuha, baka nga po maging non-bailable pa itong offense ng kanyang manager. So mag-ingat-ingat po yung manager. Ano to? Bawat in-endorse niya na produkto at binayaran siya, one count yun o isahan na lang to sa lahat? Ang aking opinion po, Senator, is dapat i-combine po natin lahat ng transactions, because if we reach a certain limit, if I remember correctly, around 7 million, non-bailable na po yung qualified theft natin. At kung non-bailable, pagkatapos pa lang po ng preliminary investigation, makukulong na po siya. Mas maganda po atang ganun ang approach natin. Ano po ito, ma'am? May 50,000 dito.
Yung ano po, patunay po na bayad na po yung Mantomas, yung Honda po, tapos yung Luxwax po. Meron tayong mga ano dito, Attorney Garrett, mga ebidensya. Yes. Galing dito sa mga kumpanya na in-endorso niya. Cheque, tapos yung mga bank transactions, patunay na nabayaran na itong si Nicole at yung pera ay tinanggap nitong si Elizabeth. Yes, sir. The next step is knowing kung ano ba po talaga ang total na binayad ng corporation na to. Kasi it might be a scheme where there will be two checks. One check would be addressed to Ms. Herlene and then the other sa manager. Tapos sasabi ng manager, ako na bahala magbigay nito. Ito lang yung down payment kay Herlene, yung check na to. Baka ganun po ang nangyayari. Thank you, Attorney Garrett Tungol. Thank you very much. No problem, Senator. Chief of Staff sa Senate ng OS Tulfo. Maraming sasabing, prank. Hindi po ito prank. Hindi po, seryoso to. Akala nila, nagkukulab kami ni Nicole. Lahat po ng netizens, at sir. Prank. Hindi po, seryoso po to. Tsaka, hindi na ako pwede mag-prank ngayon. Dati pwede, ngayon hindi na. Siguro po maintindihan nyo kung bakit hindi na ako pwede mag-prank. Dahil po sa ating bagong trabaho, hindi na maganda na ako po ipapasok pa sa ganong klaseng sistema. Seryoso po ito. Sige po, Ma'am Nicole, ito pong si Elizabeth Elise Estrada, natakot na po. Kanina, parang gusto ko natang magsalita, pero ngayon po, natakot na. Kung nakikinig po si Miss Elizabeth Elise Estrada, gusto po namin makuha ang inyong panig. Kanina pa po namin kayo kinukontak at nagpapunta po kami ng barangay, XO, para kausapin kayo. Pero mas minarapat niyong hindi na lang makipag-usap sa amin, kayo po ay umalis ng bahay niyo. Then kung nagbagong isip nyo at gusto nyo pa rin kaming makausap para magbigay ng side, open pa rin kami. For the meantime, lumilitaw na ikaw, Elizabeth Elise Estrada, base po sa sinasabi ni Nicole Herlene, isa po kay Estapadora. Dati po, umusapan lang po namin 20%, tapos yung nakalagay po sa computation niya po 30% po daw sa lahat. Kaya nga next time po, Ms. Herlene, kailangan po bago kayo magtanggap ng project, kung kanino man o yan ay merong lumapit sa inyo, gusto maging manager nyo, ilagay sa black and white. Tutulungan ka namin. Nandiyan naman po yung mga abogado namin. Pwede kang pumunta sa Senate. Yung mga abogado namin dito, doon, I'll give it to you free of charge, yung kanilang serbisyo, para reviewin yung mga kontrata mo. Para masiguro na protektado ka. Opo, sumobra lang din po siguro ako sa tanga kasi nagtiwala po ako. No, don't say tanga. Siguro masasabi ko kasi first timer ka rito, baguhang ka. Opo. Diba? Lahat naman ng tao, dumarating yung time na dahil kulang sila sa karanasan, sila ay napagsasamantalahan. Napagsasamantalahan ka dahil kulang ka sa karanasan. Wala kang tamang manager. Pinag-isipan ko naman po tumaigi, di ba po? Nung nauna tayo nag-usap, nasabi mo na sa akin, by the way, mga kapatid, nung una kami mag-usap, yung nag-collab kami, umiyak na siya noon. Hanggang ngayon, umiyak pa rin siya. At masakit po na malaman na meron palang mga taong sinasamantalahan ang isang mga very vulnerable na mga talent tulad ni Nicole. Si Nicole kasi po, madali siya magtiwala sa tao. Yun po yung basa ko sa inyo, ma'am. Napakabait nyo kasi. You have a pure heart at madali kayo magtiwala sa tao dahil akala nyo lahat ng tao katulad ninyo mabait. Hindi po, maraming loko-loko dito sa mundo. Hindi po lahat ng tao katulad ninyo na mabait. Ma'am, tulad sinabi ko, next time pag meron po kayo mga project or anything na kailangan po ng legal assistance, legal consultation, andito lang po yung aking programa. Andiyan po yung mga abogado ko. Marami po akong abogado sa Senate at saka dito sa RTIA na pwede yung himay-himay yung transaksyon para basahin din yung kontrata. Kailangan po black and white. Yung kagaya nga po nung kontrata din po namin Sir Wilbert, kasi nga po ganyan po yung naging nangyari po sa akin. Tinagalog niya po sa akin para maintindihan ko po. Kasi, may bago kang manager ngayon? Opo, si Sir Wilbert po. Siya din po nag-educate sa akin na bawal po akong pumirma sa blankong papel kasi mabibenta daw po ako. Tama nga naman. Wag na wag. Hindi lang po kay Ma'am Nicole to, sa lahat po nakikinig ngayon. Marami na tayong mga complaint na gano'n, especially mga manggagawa. Opo. Pinapipirma sila sa isang blankong papel yan pa bago sila bayaran ng kanilang sweldo. And then in the end, yung pala, kunyari binigay sa kanila 5,000. Yung pala, agency. Yung pala, 10,000 talaga dapat napunta. Tapos ito yung 5,000. Pipirma nila na natanggap nila is 10,000. Kahit na yung mga regular na mga kumpanya, opo, sasabihin, ito, pirma mo blanco, di pipirma yung manggagawa kasi hawak-hawak ng employee yung pera. Bibilangan, ito,
3,000. Di, boss, kulang eh. Sige, bigay ko sa yung balance later on. Pagdating na doon sa napinirma na papel na blanco, itatype na doon, natanggap 20,000. Huwag na huwag ho kayong pumirma sa isang blankong papel. Siyempre po, gusto ko din po Pero alam niyo ma'am, si Wilbert, kilala ko po siya. Mabait na tao yan. He will protect you. And I'm also here. Yung programa ko po para protektahan ka rin. Salamat po. So next time ma'am, huwag masyadong sobrang tiwala ha. Opo. Lalo na ngayon, paalala ko sa lahat. Ngayon po, Pasko, marami po mga scammer dyan na maghahanap ng mga taong pwede silang magkaroling. Sana po, huwag silang magkaroling sa inyo. Hindi nga, mga scammer. Pag Christmas time, marami po mga scammer. Magsisilabasan yan at gustong mamasko. At sana po, hindi sila mamamasko sa inyo. At kung sakali man po, namasko sila sa inyo, andito lang po kami. For the meantime, ma'am, at sampahan na po natin ang kaso to. Si Elizabeth Elise Estrada at sa lahat ng manunood, narinig nyo naman po yung reklamo ni Ms. Nicole Herlin. Kung lumapit po to sa inyo at gusto makipag-transaksyon, huwag po muna. Ingat po kayo dito kay Elizabeth Elise Estrada. Okay, hindi po siya wanted ha. Itong si Elizabeth, hindi siya wanted. Pinapakita lang po namin yung picture niya para malamang kung sino siya at nang sa gayon kung kayo po ay lalapitan nito para mag-alok na maging manager ninyo, alam niyo na po siguro ang gagawin niyo. At doon naman kay Elizabeth Elise Estrada, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na para sumagot dito sa allegasyon, sumbong ni Nicole at you preferred not to. So choice niyo po yan, wala kayong magagawa. But in case na nagbagong isip niyo, then pwede kayong tumawag para magbigay ng inyong panig. Salamat po ma'am. Salamat po. Ingat po kayo palagi ha.